I'm Honey, kasama po namin ang aming mama. Kasi gagawa po kami ng headbutt. Hi mga mamshi, mga beshi. Marahil nagtataka po kayo kung bakit nandito ako, kasali ako nila. Kasi sinabi nila na gagawa kami ng headband, tapos isasali nila ako kasi mahihiya sila pag sila lang dalawa. At saka tutulungan ko din silang gumawa nito. Sa inyo kung paano ito gawin, madali lang ito. Kasi palagi na akong gumagawa nila ko to sa school, sa mga kaibigan ko, na mga mayroong mga anak na babae. Nagugustuhan din naman nila. Kaya gusto kong gumawa ng iba't ibang klase ng mga headband, kagaya nito, ganyan. Pero ito ang gagawin ko, iba tong klase, dalawa lang tong gagamitin kulay natin, puti at saka itim. At ito na po yung gagamitin natin, glue gun, stick glue, roller, gunting, itong pearl na to. Siyempre, yung higba na gagamitin natin, yung kung meron kayong luma sa bahay nyo, pwede na yung palitan. Kunin nyo lang tong ganito, tapos labhan nyo, or kung maayos pa tingnan, ililabhan nyo na lang. Kung hindi na, aalisin nyo, tapos lagin nyo ng bagong strap. Ito lang, gagawa po tayo ng 6 na piraso ng square na black belt cloth po ito, belt cloth, white saka black lang gagamitin natin. 6 na din na maliliit na ano, square na white. Ito mamaya pa tayo. Ayan lang muna guys. Yun guys, gumawa kayo ng pangalan, ng anak nyo. Tapos, pagkatapos nyong gawin, yan, nakagawa na kayo ng pangalan, ang gugupitin, ganyan. Ito na po yung ginupit kong mga pangalan. Pangalan ng anak ko. Pares kay Ashley. To, yan, Ashley. Kasi yan ang pangalan ng anak ko. Ang kagandahan nito guys, mga mamshi, mga bishi, sa darating na pasukan, lalo na yung mga maliliit pa na bata, ayaw na pumasok. Ito, maingganin nyo siyang papasukin kasi lalo na kapag yung ginamit yung mga kulay, yung mga magagandang kulay sa paningin ng mga bata, maganda po ito gawin. Tapos kapag ano, kapag nag preschool na yung anak nyo, diba gagawa tayo ng name tag. Ito, hindi nyo na kailangan gumawa ng name tag kasi may headband na kayo, may name tag na kayo. Kasi may name tag na yung ano natin, ginawa natin na headband. So, papakita ko sa inyo mamaya guys kung paano ito gagawin. Ito po yung gagawin ng mama ko. Una, itapat nyo lang to. Ganyan, lagyan nyo ng glue. Yan. Tapos, idikit. Gugupitin lang natin ito. Tapos, lagyan nyo ng ano sa gilid. Yan. Sinsya na kayo guys kasi magpumakaros kasi mainit ngayon. Madali lang itong gawin. Tapos at ito na po guys, oh, nakikita nyo may pangalan na po tayong nagawa. Katulad lang ng name tag na gagawin natin. Ganito lang din. So, hindi nyo na kailangan gumawa ng name tag kasi ilalagay nyo na sa hitba ng anak nyo. Ganyan. Ganyan. Ate. Hindi kami makaalis sa bahay kasi may ano ngayon. May curfew. Dapat nandito lang tayo sa bahay kasi ano, home quarantine. Kaya gumawa, naisipan lang namin na gumawa ng ganito ngayon guys. Para sa pagdating ng pasukan, meron na kayong ideya kung paano nyo gagawin yung name tag ng anak nyo. Mas personalized pa kapag kayo ang gumagawa. Tapos nagugustuhan ng mga mami nyo. Mura lang po ito guys, yung mga felt cloth. Hindi po yung felt paper. Katulad po siya ng felt paper, pero hindi ito felt paper. Parang cloth po ito. Kasi pwede itong labhan. Pwede itong nababasa. Hindi kasi katulad ng felt paper na hindi pwedeng basain.
Ayan, oh. Tapos na guys, so, tapos na, nakikita nyo. Unti-unti nang gumaganda. So ngayon guys, gagawa na tayo ng bulaklak. Ito po guys, gagawa po tayo ng flowers. Yung petals, pinaka-petals po yung gagawin natin. Ganito lang guys. Ito, kung lahat na to, gagawin yung ganito. Ito na po guys, kung paano ilalagay nito yung gagawin nating bulaklak. Ganyan. Tapos, yung katulad lang, yung white, katulad lang ng black na ginawa natin. Tapos, pindutin. Ito na po. Wala, malapit na matapos. Ayan, ganyan. Hindi ka lang. Tapos, ganyanin nyo lang sa, ano, para dumikit. Idiin nyo lang para dumikit yung ginawa nyo. Ayan. Kailangan talagang ginaganyan nyo ng gunti kapag naglalagay na kayo ng flowers para dumikit lalo. Malapit na matapos. Pasensya na muna kayo sa paligid namin guys. Kasi yung environment dito kasi dikit-dikit yung bahay. Kaya naririnig nyo yung kapitbahay namin. Kasi nandito tayo sa ano, squatters area kasi po itong tinitirahan namin guys. Pasensya na po kayo kapag naririnig nyo yung mga kapitbahay namin na nagsisigawan. Ayan, malapit na po matapos guys. Madali lang, actually madali lang itong gawin kapag gusto nyo talagang gawin. Ang kagandahan lang kasi nito guys, kapag kayo ang mismong gumagawa ng mga mami dyan na, na mahilig gumawa ng mga DIY or do it yourself. Yan, walang pangalan. Nakita nyo na ba guys na malapit na sa ito, nakikita nyo. Yan ito, kumuha ka lang. Meron na kasi ginawa ng anak ko kanina, kaya ito na lang lalagay ko. Dito nyo sa gitna ilagay. Parang maganda naman yung tingnan. Ayan. Nakita nyo ba guys? Nakikita nyo kung paano ko ginagawa. Yan lang. Mabilis lang itong gawin. Kulay na lang kasi yung nung naubos ko na kasi binibenta ko na marami kasing nag-bumili sa akin na mga ano, mga mami para sa kanilang mga anak. Ayan guys. Ito. Yan, dito yung pangalan ng anak nyo. So, dito nyo ilalagay, tabi nyo lang. Ganyan. Ganyan nyo lang ilagay. Okay. Ate, lagyan mo ng ano. Idiin mo ate. Yan. So, yan, tapos na po yung una kong ginawa. Nakikita nyo ba guys? Madali lang gawin. Pero mas maganda yung maraming kulay. Tapos yung gusto nyong kulay, mayroon naman kasing makikita natin sa mga mall na nagbibinta ng yung felt cloth na ganito. Iba't iba klaseng kulay nandyan
sa ano na lang, sa gusto niyo lang kulay na bilhin. Pero kasi ito, ito na lang ang tira sa amin, kaya ito na lang kulay na ginagawa ko. Pero okay lang din naman siya, guys. Hindi naman siya pangit na tingnan. So yun guys, pupunta naman tayo sa pangalawang headband. Ito yung kailangan niyo mag-drawing ng ganito, parang ikat lang nilang ganyan. Tapos ikakat nyo parang ganito. Tapos kapalan nyo ng white para kumapal. At is, ito naman yung maliit. Gawin nyo lang ganyan, ganito din. Katulad lang ginagawa ko. Tapos ilalagay nyo lang dito yan. Ganyan. Para mabilisan lang. Madali lang to guys. Hindi naman to mahirap gawin. Yan, ganyan. Una, ipagdikit lang natin to. Yan. Saka ito, idikit nyo lang din. Yan. Ayan, ito na po yung ganak. Guys, nakikita yung mga mami. Ito natin yung tenga. Dalawang tenga. Ididikit na po natin sila. Pareho. Kayo magano dyan, baka maano kayo, madikitan kayo nito. Mainit yan, huwag nyong laruin. Asli, huwag mong yan laruin. Hindi kasi mainit. Pasok ka. Yan, kita nyo, meron na tayong tenga. Parang pusa lang. Parang si Ash. Yan, idiin nyo nang mabuti kasi bubuka kasi siya. Kasi mas, matigas na po yung felt cloth kasi dalawa yung nilagay ko para tumigas siya. Yan. Ito na po yung finished product na headband. So, ito na po yung guys. Hindi nyo na kailangan pang bumili kung alam nyo naman din gawin. So sayang kapag meron kayong mga luma na ano, mga headbands dyan, pwede nyo nang i-recycle, pwede nyo yung gawin. Kahit anong maisip nyo, pwede yung gawin. Kaya yan. At sa mga bata po, tanong akong pwede ba silang gumawa ng ganito? Pwede lang, madali lang itong gawin. Kaso magpapatulong lang kayo sa mga nakakatanda sa iyo, yung mama nyo, yung ate nyo, magpaturo kayo, magpatulong kayo para maganda naman yung kinalalabasan, para magagamit nyo rin ng mas maayos at magandang tingnan. Ayan.
At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo. Click lang sa button na subscribe button at ipindutin nyo lang yung bell notification para ma-notify kayo sa susunod na gagawin pa naming mga videos. So, ayun lang sa yan guys. So, muna. So, I hope mag-subscribe kayo at tapos mapanood para mapanood nyo pa yung ibang gagawin namin mga videos na ganito. So, ano ang sasabihin nyo? Bye-bye! Paalam! Bye-bye!